going to unbox and review this bagong helmet ng SEC. Ito yung SEC Sport Grade. Ito yung matte black na color. So, merong apat na colors. Black and red, blue, saka white, black and white, and then ito, matte black. So, meron din doon, ayun, yung black and white. Papakita ko rin mamaya. So, kasi yun, glossy yun. Ito lang yata yung matte sa kanilang apat. So, na natin. And bago yung mismong helmet, check muna natin yung ibang mga nasa box. So of course, ito parang standard na ito ngayon sa mga bagong helmets ng SEC. Merong kasamang smoke visor. So ano siya, light smoke lang. Hindi siya sobrang dark na smoke. Pero at least, for SRP of 3,300, may kasama na siyang lens. Imbis na bibili ka pa. Tapos, so habang nag-check ako ng mga boxes, kasi chinay ko muna sila bago kukunin, meron ito, may mga freebies siyang kasama. Pero depende, kasi itong freebie nito is a cellphone. So may kasamang freebie. Yan. Then yun lang yung nasa box. Dito na tayo sa helmet. So ito, habang chine-check ko kasi, so sa supplier ko, chine-check ko sila. Chinek ko muna yung dalawang kinuha ko isa-isa para tingnan ko may damages ganun bago ko. And then, ito napansin ko. Yung dating helmet bag, dito, ayan na siya, string bag. So, pwede mo siyang gawing bag, pang gym, or extra bag. Tapos, helmet bag pa siya. So, yun, drawstring siya. Maganda yung pagkaagawa. Pero, if nakabili na kayo ng helmet dati, ito lang yung tela niya is yung usual na tela. This is the helmet itself. So ang size nito is large dahil ito yung kasya ko kasi susukatin ko rin. So large. So ito yung matte black. Ang design niya is parang honeycomb pattern, then yung logo ng SEC, logo ng SEC, then maganda yung ano niya, angles, and then ito yung maganda sa kanya, yung vents, meron siyang design na perforated na mga butas-butas, perforated na bakal. Tingnan natin yung tsura pag sinuot ko siya. So yung large, which is ito, for reference, kung nakasukat na kayo ng Windstorm na SEC 10, medium yung gamit ko doon. Ito large, so yan, hindi siya mahalog, tama lang yung fit. And then NHK na Race Pro Full Face, large din ako doon. So for reference lang yun yung mga helmet nyo dati, yun din yung tamang fit sa inyo, yung large. Pag kukuha ka ng sport grade. Then yung sa lock niya, ito, same siya sa ibang models or usual, yung madaling ikabit, madaling i-eject. Tapos paddings, of course, syempre natatanggal to. So washable. So then paddings niya sa loob. As you can see, try natin lagay yung ano, smoke lens. Yun. So, mababa siya. Pero syempre, handle with care. Finally, nalagay ko na. Medyo mahirap pala siyang ilagay. Nag-iingat kasi ako eh. Baka may mabasag. So, yan na siya. Yung smoke na lens. So, tingnan natin kung ano yung tsura niya kapag point of view ng ibang tao. Tapos, ikaw may suot ka na rin. Maganda siya. Ako nagsasabi sa inyo guys. Kaya itong matte black kinuha ko. Tapos sa weight naman niya, magaan lang siya. I think mga almost a kilo or pero hindi abot ng 2 kilos. Pero magaan siya. So, hindi ka manganalay. So yung pagka-tint niya, yung sa ano ko kasi, sa kunin ko for reference, yung NHK ko. So yan, for reference, tingin ko ito, medyo heavy na yung pagka-smoke nito. Kasi wala na kayo makikita no, sa loob. Yan, sa reflection ng ilaw. Compare nyo dito, na may nakikita pa kayo. Yan.
So, pwede siya night time kasi ginagamit ko din to minsan na night time. Kita mo na yung mga ilaw. So, kung sanay ka lang na kahit ilaw lang nakikita mo, ayos lang to. Pero kung ito, mas lighter siya and smoke na siya. Pwede siya daytime or night time. Pero, of course, depende sa eyesight nyo. Ito rin pala yung sinasabi ko, large. Large din yung size nito, NHK Race Pro. So, kung large kayo sa NHK, I think large din kayo dito. Pero mas maganda, syempre, magsusukat kayo, punta lang kayo sa mga stores, sa repo sales, ganun. Pag marami ng stock, kasi short pa tayo sa capital. Pwede nyo magsukat-sukat, or sundan nyo lang yung guide. Kung order kayo by Shopee, ganun. Tapos ito yung isa, na black and white. Glossy naman yung finish niya. Ito, matte. Yung dalawa, glossy din eh. Yung white and blue, and saka yung black and red. Glossy din yun. Rin siya. So, same design, same patterns, ibang kulay. So, large din to. So, tingnan nyo lang. Ito talaga. Dito talaga ako nagandahan. Ito. Yung perforated na metal sheet. Kasi parang trip ko din gawin yan. Kunwari, magkocustomize ng fairing sa motor. Yung gagawin mo ng butas, kunwari sa engine cover. Tapos, lalagay mo ng cover na ganito sa loob. So, kaya dito talaga ako nagandahan sa kanya. Sa vent niya na yan. So, again, yung price nito is 3,300 SRP. Kung sa mall kayo bibili, most probably SRP siya. Unless may sale, 3,300. Pero kung sa akin kayo bibili, may discount yan. So, link in the description ng page ko. PM lang tayo doon. Kung malayo kayo, pwede tayo through Shopee shipping. So, di ko muna siya matitest outdoors kasi ulan ng ulan ngayon. Ayoko muna lumabas. And itong dalawang to for sale to eh. So, ayoko gamitin na akin. Kasi baka gamitin ko talaga. Pero ito, most probably, ang gandang gawing personal helmet. Walang bibili ako gagamit ito. Ang ganda niya lagyan ng mga stickers. Kasi para siyang plain, di ba? Then ito, naganda na siya as is. Yung mga ganitong kulay. So, meron pang dalawa yun ah. Yung dalawang color. So, pag may budget na tayo, kuha din tayo. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana natulungan ko kayo sa episode na to. Kung meron kayong questions, huwag kayong mahihiyang magtanong sa comment section. Pwede rin kayong mag-PM sa page, nasa description, Rico Sales. And kung order kayo or bibili kayo, PM nyo lang ako. So location ko is Caloocan, pwede mag-deliver, pwede COD, PM na lang tayo guys. Thank you for watching, this is GU, see you on the next one. Bye!